Narito na si Gel at Ted sa Hoy Gising! Sumasa inyo via satellite mula sa himpilang purong Pinoy. Ngayon sa Hoy Gising, Your Excellency President Fidel Ramos, sabat ba ang pagrerasyon ng tubig para tugunan ang pangangailangan ng bayan sa tubig? Mga anak, hindi na tayo magkanda ugaga sa pagtitipid ng tubig. Wala nang tulo, wala pang matabo, tapos may rasyon pa. Pero sobra naman ang mga nasasayang na tubig dahil sa mga siraang ulo, sirang tubo at illegal connection. Pagan-angan na lang ang bayon. At speaking of tubig, hindi lamang daw sa paghigop ng tubig ginagamit ng elepante ang kanilang mga ilong. Kung ano-ano pa, malalaman nyo mamaya sa Knowledge Power. Magandang hapon po sa inyong lahat. Public service lang, wala pong personalan. Sinimulan na ng dalawang water concessionaires, ang Manila Water Company at ang Manila Water Services Incorporated, ang pagrerasyon ng tubig sa iba't ibang barangay sa Metro Manila. Ito'y upang matugunan ang kakulangan sa tubig na ngayon po'y naranasan ng bayan dahil sa El Nino phenomenon. At ngayon po'y nandoon sa Banahaw Street, Cubao, Quezon City, Sigani, Oro, kung saan po kasalukuyang nagkakaroon ng pagrerasyon ng tubig ang Manila Water Company. Gani, ano ang pinakahuling balita dyan? Ted, halos maghapon kaming sumunod-sunod sa mga nagrerasyon na truck ng MWSS. At sa pagkakataon ito, simulan na natin ang pagrerasyon ng tubig sa mga residente dito sa Banahaw Street, Cubao. Ang haba ng mga pila ng timba sa pagsisimula ngayon, mga kapitbahay, ilabas nyo na po dito yung inyong mga timba sapagkat itong truck nito ay marami pa namang laman. Kami nag-ikot na ng Blue Ridge kanina, nag-ikot na kami ng Project 4 Quezon City at ang haba ng mga timbang ito ay kinakailangang mapuno sapagkat sila daw ay walang tubig sa lugar na ito. Padre, halika rito. Anong oras lang po kayo nagkakaroon ng tubig dito? Mula alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. So kinakailangan talaga, may nakaready kayong ipunan? Kailangan talaga. O ano masasabi niyo, Hot, na nakapag-rasyon ng tubig dito ngayon? Maraming salamat sa Hoy Gising sa pagde-deliver ng tubig sa hindi ho kami may dalang tubig niya, kundi yung may wash. Nawasa. Oh. Iwas yung may lot. Ito yung driver at may dala ng truck. Atre, mga ilang lugar na ba inarasyonan niyo kaninang umaga? Bali, mga dalawa na. Kagagaling lang namin ng Blue Ridge at saka Project 4. Ngayon, pagkatapos namin dito, lipat naman kami doon sa kabila. Bali, dito sa may San Juan. Alright. Mm. Gani. So, yes, Ted. Baka mapuno na pare. Nasa likod mo ngayon. Mapupuno na ba? Pakilipat lang ako pag napuno na. Ito pa ang reklamo ng ilan na sa mga kababayan natin kung bakit talagang kailangan ng rasyonan sila. Kamay namin sa kasasalok doon sa playground ng... Grito niya, wala akong tubig. Wala. Kahit tignan nyo, tuyot ang amin na ano. Mahirap magigib. Ang bigat-bigat na kontin. Wala ka talaga sa grito? Wala ako. Kahit patak, wala. Alright, kahit patak wala, pero dito ay bilisan nyo lang. Ay, mabilis naman pala. Gani, yes, paano ang sistema natin dyan? Yan ba, may limitasyon lamang yung dami ng iyong container? Depende, basta mayroon kang madadali dito container na mabubuhat mo. Hanggat meron ka lalagyan? Hanggat meron ka lalagyan. Kung pwede sa bulsa, ilagay mo na. Kung magkakasa sa bulsa. Yan ba'y libre? May bayad ho ba ito, libre? Libre ho ito, walang bayad. Libre, walang bayad. Mm-hmm. Okay, so yan ang nagaganap dito ngayon. Doblehin na kaya natin para... Yung linya, oo. Yung linya, para... Doblehin na po natin yung linya para mas mabilis po yung paglalagay ng laman dyan. Alright. So itong kabahan ng Banao, mga kaibigan, nagkakagulo ng mga tao dito. Ngayon naglabasa ng mga timba. Yan muna na ang ating situationer. At pagkatapos dito, marami pa sigurong pagdadalhan itong... mga linyang ito ng MWSS, itong Manila Water, sa mga nagre-request pa ho na sila ay masuplayan ng rasyon ng tubig. So, yan po ang sitwasyon mula rito sa Banahaw Street, Cubao, Quezon City. Ito po si Gani Oro. Hoy, tubig! At habang nasa Cubao naman si Gani Oro, para tulungan tayong tugunan ng iba pang mga problema sa ating mga kababayan sa tubig, nasa kabilang linya natin ngayon si MWSS Administrator Reynaldo Bea. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman sa inyo. Ibig lang naming linawin, sir, ano, ito bang pagrerasyon ng tubig bukod sa paghahatid ng tubig sa mga apektadong lugar, kasama din ba dito ang pagtatakda ng oras kung kailan magkakaroon ng tubig sa kanilang mga gripo?
Oo, tama yun. Yung water rationing, bali may dalawang bahagi. Yung una, yung pag-rotate ng schedule, ano, ng pagkakaroon ng tubig sa iba't ibang mga lokalidad. Ang aming prioridad ay para dito sa rotation na to, para hindi na lumabas ang mga tao sa kanilang bahay upang pumila. Pero doon sa mga lugar na matataas o kaya nandun sa gilid ng distribution network ng tubig, hindi maiwasan, talagang kuan, kailangan masupplyan sila ng tubig by means of tankers. So tama ka, ang water rationing may dalawang bahagi. Mm-hmm. Meron pong mga reports, sir, na meron pong mga nagrarasyon po na doon tubig ngayon. Pero tila baga meron pong singilan na 50 peso sa bawat drum ng tubig. Ito ho ba ay autorisado ho ninyo? Hindi po autorisado ito. Ang aming pong plano, sa Manila Water, at least libre ang kuhan ng pamamahagi ng tubig na ito. Kaya po, walang kwento, walang approval to o authorization na galing sa MWSS o sa mga konsesyonaryo namin. Saan po yan sinacharge ngayon po, Ginoong Bea, yung pong inyong ginagawang public service na yan? Because I understand, meron din po kayo dyan cost of production. Saan po yan charge? Sa ngayon, no, inaabsorb yan ng mga konsesyonaryo. Bilang public service. How long will this last? Ang kuno, ang rationing will be until June. So I suppose will be throughout the period of rationing. Mm-hmm. Sir, paano po malalaman ng ating mga kababayan kung kailan darating sa kanila yung mga tubig para malaman nila kung kailan sila pipila? Yun po ang isinasaayos pa rin ito ngayon, ano? Pero ang iniisip ngayon, maglalagay ng mga stationary tanks sa iba't ibang mga lugar upang yung mga tao ay maaaring pumila kahit anumang oras ng araw basta may laman yung stationary tank. Kaya ho yung mga mobile tankers ngayon, ang gagawin nila, hindi na ito pipilahan, kundi magdi-distribute lang ng mga tubig dito sa mga stationary tank. Oo, meron yung mga ibang tumatawag. Hindi daw regular ang dating ng rason ng tubig sa kanila. Uh-huh. Bakit po kaya ito ganito? Bigyan nyo lang po kami lang sa panahon na ito. Kung kailangan ng impormasyon, tumawag po doon sa Stone o nasa Manila Company. Mm-hmm. O kaya naman 436 brand. Ayun. Kung kayo ay nasa lugar ng Manila Water Services Incorporated. 436, 1,000 and 2,000. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Water to you. Thank you. You better have a little more water, Cherie. Maraming salamat. New MWSS Administrator Reynaldo Bea. At may iba pa ang katanungan. Huwag reklamo o kaugnay sa pagrarasyon. Tumawag lang po kayo sa hotline. At sa Bangsal, Sanan, at San Isidro sa Makati. At sa The Last Project 8, Fair Services at Administrator Bea. 2,000. At kung kayo naman ay Juan, Mandaluyong City, Marikina, Pasig, Makati at sa mga lugar na ito sa Quezon City, ang hotline naman ng Manila Water Company ay 436-1000 o di kaya ay 436-8000. Ay, kaya naman po mga anak, mga kakosa ko sa katropa, nakiisa na po tayo sa pagtitipid ng tubig. Ituloy nyo na rin yung pagdarasal kay Mama Mary pag Rosario. At dahil di yan may kanta ko para sa inyo. Magtipid ay bibiro, maghapon walang ligo, pag walang anak tumulo, lahat tayo ay babaho. Ayoko magdusa, kayo na lang! Nakikisa po ang mga residente ng Katipunan Street sa Caloocan City sa kampanya sa paghahanda laban pa rin sa El Niño phenomenon. Kaya po naman sa pamamagitan po ng home video ito na kanilang ipinadala, nais nilang isumbong sa Manila Water Services na may isang napakalakas na takas ng tubig sa Katipunan Street, Caloocan City. Tininayang daw po sila katumbas ng balde-balding tubig na bumubulwak at natatapon lang sa drainage canal sa lugar na ito. Hindi lang po na mapapakinabangan ito ng mga mamamayan sa kanilang mga tahanan, pinaghuhugasan na lamang ito ng kung ano-ano. Anak, ay tama po ang sigaw ng mga taga-Katipunan. Tama na, sobra na, isumbong na, putulin na. Kaya dyan po sa Manila Water Services,
So good mga kapatid, ang kailangan namin ay aksyon, hindi konsumisyon. So good aling siyon, makitubig, makisahod. Panggigilan mo na lang ng aksyon! Susunod sa Espansa. Eskaranza, kayo. Ayokong nakikita ko kayong nahihirapan. Hindi maganda na nasa iisang bubong kayo pero hindi kayo nag-uusap. Hindi naman ko labis na hinihiling ko sa inyo eh. Wala naman kayo bang gagawin kung hindi dalawin siya. Bakit hindi niyo magawa? Pabayaan mo na. Huwag mo na akong pakialaman. Esperanza, ngayong Huwebes, alas 5:30 ng hapon, Guam. Anda, Betonyo. Susunod sa Mula sa Puso. Bakit kayo na umaga ng uwi? Eh, ano naman sa'yo? Aalis din naman kayo dito. Iiwanan niyo ako sa bahay na to. Wala kayong pakialam kung pagkain man ako ni Edward. Kukunin na namin si Nicole at siya at si Jennifer. Utang na loob na lang, Auntie Selena. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa daddy ko, wala akong kasalanan sa daddy mo, ha? Hindi nyo nga sila pwedeng kunin eh! Magkamatayan na tayo! Anak, nakikiusap ko sa'yo. Puntahan mo na siya. Gawin mo na lamang para sa akin. Mula sa Puso, ngayong Huwebes ng umaga, alas 10:15, Guam. The Filipino Channel proudly brings to you the two top-rating telenovelas in the Philippines, Esperanza and Mula sa Puso, headed by the country's young dramatic princesses. Nasira ang buhay namin sa paghanap namin sa inyo para lang mabutong pamilyang ko. Miss Judy Ann Santos. Ipinagkait niya ng lahat ng gusto ko, Dad. Si Gabriel, si Nanay Magda. And Miss Claudine Barreto, Esperanza and Mula sa Puso, seen daily only on TFC. Pagungay patas sa ikaw at ang patas. Gandapon po muli sa inyo lahat. Sa isang boarding house nakatira si Celia at ang kanyang nanay. Kapit kwarto po nila doon si Bobby na manliligaw naman ni Celia. Isang gabi habang wala ang nanay ni Celia, nakapag-inuman si Celia kina Bobby at iba pa nitong kasama sa boarding house. Matapos ang kanilang kasayahan, nagtalik sina Bobby at Celia sa silid nito. Sa panahon ng kanilang pagtatalik, hindi man lang nanlaban si Celia, naulit pa ito ng 2 beses. Wala rin narinig na sigaw o anumang ingay ang iba nilang mga kasama sa bahay mula sa silid. Kinabukasan, nakita pa silang magkahawak kamay. Kabila nito, kinasuhan ni Celia at ng kanyang ina si Bobby ng rape dahil pinilit umano nito si Celia na makipagtalik sa kanya. Matapos po ang paglilitis, pinanigan ng mababang hukuman si Celia at tinatulan ng rape si Bobby. Pero binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang hukuman. Ayon sa Korte Suprema, malinaw na hindi pinilit o tinakot ni Bobby si Celia para makipagtalik sa kanya. Sa katunayan, wala man lang dalang patalim o ibang armas si Bobby para takutin si Celia. Hindi rin naringgan ng anumang sigaw o panlalaban si Celia ng gabing makipagtalik ito kay Bobby. Nakita rin ang dalawa kinabukasan na magkahawak kamay pa. Maliwanag na nagdemanda lamang si Celia dahil sa takot at kahihiyan sa kanyang ina. Kaya napawalang sala si Bobby. Huwag po basta-basta magpadala sa init ng katawan nang makaiwas po sa demandahan. Paalala po ng ikaw at ang mata. Kinwestiyon po ng ilang kagawad sa Barangay 156 sa Caloocan City ang umano'y hindi tamang pamamalakad ng barangay chairman nila na si Jesus Tan. Partikular po daw sa pagpapalabas ng pondo ng kanilang barangay. May ulat si Maylina Cunha. Isa sa mga kwestiyon ng mga kagawad ng Barangay 156 ay ang pagpapapirma sa kanila na Chairman Jesus Tan
mga blankong resolution to withdraw. Sabi niya sa akin eh, talagang ganyan ang paglakad sa City Hall niyan eh. Sabi ko, hindi naman ho darating sa City Hall yan ng blanko eh. Lalagyan niyo rin ng figure yan. Dilagyan na natin ngayon para pirmahan ko. Kasi kumisan madalian yata. Pinakikita lang sa kanila yon. Sa buwan pa lamang ng Agosto, kalahati na ng pondo nilang 750,000 piso ang nailabas. Isang Ben Santos ang itinalaga ni Chairman Tan bilang bookkeeper. Ito umano ang humahawak ng pera ng barangay. Si Santos rin ang bumibili ng mga materyales na gagamitin sa mga proyekto ng barangay. Hindi naman kailangan siguro sa barangay ng bookkeeper at saka hindi taga rito sa amin yung mambil eh. Taga kabilang highway yon. Gagamitin umano ang mga naturang withdrawals sa ayos ng drainage system at mga street sign, pagpapaganda ng barangay hall at iba pa. Sa survey ko na repairable sa replaceable na manhole, 34 manholes to be repaired and to be replaced man cover. Ngayon, note ko mo, meron tayong kakulangan sa materials, delivery ng materials, kaya hindi natapos. Eh, tanong ako lang tanong ng delivery. Oh, darating. Hanggang ngayon. Pero sa tingin ho namin, yung items na diniliver, wala pang worth na 30,000. Ngayon, ang explanation niya sa amin noon, kasi daw yung iba raw napupunta sa supplier, tapos kung saan pa napupunta. Hindi lamang isang beses gumasta ang barangay para sa mga naturang proyekto. Noong isang taon, naglabas na rin si Chairman ng malaking halaga para sa pagpapagawa ng street signs. Ngunit hindi pa man nasisimulan ito, muling naglabas si Chairman ng 9,952 para sa maintenance sa mga ipinagawang drainage at barangay hall noong Agosto 27. Ang ipinagtataka pa ng ilang kagawad ay ang pag-withdraw ng kanilang barangay ng Calamity Fund noong Agosto 14 na nagkakahalaga ng 35,250 pesos. Ang paliwanag naman sa amin ito, ito daw yung binili ng TV, VHS at saka karaoke. Sabi ko, bakit ibibili natin? Hindi ba hindi pwede yun? Eh, nagagawa ng paraan, yun ang salita. Ang calamity funds kasi, nasa discretion lang ng ano yan. Kasi once na hindi mo na-withdraw sa kung ano yan, mawawala na yan. Kasi talagang ginamit yan ng sinsito. Naisipan namin yung calamity na hindi nga na, ano, siguro naisip na binili yata ng mga gamit, ano? Maging ang budget ng sangguniang kabataan ay tila na hokus-pokus din. 35,000 piso ang budget ng SK para sa mini park at plant box. Subalit ang natanggap lang ng SK ay 6,720 pesos. Yung nagawa lang namin eh, plant box lang, saka hindi pa tapos yun. Tapos yung mini park, hindi nagagawa. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan pang magbayad sa supplier ng 10,500 pesos. Bukod pa sa materyales na binayaran nila rito. Sa 35,000, dapat natapos na namin yung project. Kaso nga, yung katwira ko ngayon, nakikipag-ano ako sa 7,000 na lang na labor para lang matapos yung kalahati ng project ko. Ang isa pa nilang pinaghihimutok ay kung bakit kailangan maputulan ng telepono, tubig at kuryente ang kanilang barangay hall. Ang gusto ko lang sana mangyari po, yung matapos man lang sana yung projects namin. Kasi yon eh pangako namin nung maglingkod kaming tapat sa tao. Ito si Maylina Cunha. Hoy! Gising! Kasalukuyan pa rin pong dinidinig ang isyong ito ng Problem Committee at Committee on Good Government sa kanilang barangay. At wala pa rin silang diskusyon kaugnay sa umano'y mga anomalyang ginawa ni Barangay Chairman Jesus Tan. Oy, por 10%, walang iniwan kahit 5, anak. Chairman Tan, tandaan mo ito, ba't ka naman paganan-ganan? Siguruhin mo lang nawala ang kasalanan at pag nagkataon, anak, ikaw ay magkakawindang-windang. Matanong ko lang, yan ba talaga iyong ginasta o sadyang naibulsa? Nako, lagot kang, matanda ka, lagot! Ang tigas niyo naman! Hoy, gising! Sa isang mundong punong-puno ng kahirapan, sino ba ang may karapatan? Sabi naman ni Mr. Lim eh, para sa lahat daw ito. Hindi ba? Alam mo na ko pinagawa eh. Nakakahiya. Pag inaachoy ako, nakakahiya. Pag hindi naman ako inaachoy, nakakahiya pa rin ako. Kung ikay nangangailangan ng tulong, mayroong bang makikiramay? Ginawa ka talaga nakakapagawa. Ay, nakakarino ba siya? Wala ko.
Nakuhaan, sabihin mo, kailangan mo na naman ng pera, ay talagang wala. Paano nga ba matatakasan ang mabait na kalagayan? Philip Salvador at Gina Alaharsa, Kapit sa Patalim, Bayan Ko. Ibon man may layang lumipad. Dito sa romantikong lugar na ito, magtatagpo ang isang prom-date at ang kanyang balikbayang penpal. Bibigyang leksyon ang isang estudyante ng isang estatwa. Guardia. Magpapanggap ang isang dalagita. Mapalapit lamang sa mayamang sinisinta. Pagtatakpan ang isang matinik na snatcher ng isang astig na dispatcher. Hay nako, ang tadhana nga ba'y sadyang mapaglaro? Isa na namang nakakalokang tagpo sa bugat ng mga gulo, puso. Ang Flames. Maalis sa isip ko. Action mong okay, dapat sa Hoy Okay! Noon kung kayo po'y bumabiyahe papuntang Dasmariñas, Cavite, malamang na nahihirapan kayo. Hindi dahil sa traffic o sa lubak, kundi dahil sa simpleng dahilan na hindi nyo papapansin kung nasaan ang Dasmariñas. Noon yun, ngayon po daw ay iba na ang sitwasyon. May good news sa Israel Kando. Kung hindi kayo taga Cavite at papunta kayo sa bayan ng Dasmariñas, siguradong lalagpasan ninyo ang kaling papunta doon. Bakit kamo? Dahil hindi nyo makikita kung saan ang daan papuntang Dasmariñas. Bakit ulit? Dahil nawawala ang karatalang nagsasabi kung nasaan ang bayan ng Dasmariñas. Kapag kumagat pa ang dilim, mas lalong hindi nyo makikita dahil saksakan ng dilim ang daan ito. Ngayon, hindi lang isa, dalawa o tatlong poste ang magbibigay liwanag sa kalye, kundi isang katerbang poste na. Maliban sa mga bagong poste na makikita sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, mga munting poste with matching parol pa ang aabutan ninyo sakaling papasok sa bayan ng Dasmariñas. At isang bagong karatula na ang magsasabi sa inyo kung saan dadaan papuntang Dasmariñas. Isang pahabol na proyekto mula sa munisipyo ng Dasmariñas at sa pamahalaan ng Cavite bago magpasko. Para sa Hoy Okay, Israel Cando, nag-uulat. Marami tayong mga kababayan na gustong mag-ibang bansa para lang kumita ng mas malaki. Meron po mga sineswerte at meron po namang mga minamalas din dahil sa kanilang mga recruitment agency. Itong agency na ito ay tila walang kadala-dala kahit na may ilang kaso pong hinaharap ngayon sa POEA. Ang detalye mula kay Weng Hidalgo. Sila ang mga kababayan nating gustong magtrabaho sa ibang bansa. Kaya nag-antay sila sa Monte de Oro Lead Corporation sa Monte de Piedad Street sa Cubao, Quezon City. Magbigay daw na pera para ma-schedule na. Nagbayad naman sila kaagad ng placement fee pero wala umanong binibigay na resibo. Wala dapat collect na yung placement fee hanggang yung worker ay nakakakuha na ng trabaho. At kung mag-collect naman po, ang batas natin nagre-require, dapat bigyan ng official receipt yung aplikante nagbayad. Wala ko silang binigay dahil ang sabi ko nila wala daw naman problema sakaling mag-withdraw. Ilang beses na silang pinangako ang makakaalis kapag kumpleto na sila sa bayad. Lagi sinasabi, first week, last week of the month, wala namang nangyayari. Kaya naisipan na lamang nilang i-withdraw at bawiin ang pera. Ilang beses na rin silang nagpabalik-balik sa Monte de Oro. Nung inuka namin ang pera, marami na silang alibay. Ewan ko kung saan nila dinala yung pera namin. Ginagamit daw yung pera. Sinubukan ng Hoy Gising na kunin ang panig ng Monte de Oro Lead Corporation. Subalit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa POEA, hindi ito ang unang pagkakataong nagkakaso ang naturang ahensya. Merong mga about 13 pending cases. 13 pong pending cases dito sa POEA yung Monte de Oro. Ito si Weng Hidalgo. Hoy! Gising! Napag-alaman ng ating tanggapan na ang Monte de Oro ay ilang beses nang nasuspindi at may mga pending cases pa sa POEA. Ay anak, anak! Klaro-klaro naman, Miss Maritis Cano ng Monte de Oro Lead Corporation. Anak, ano ba kayo? Hilo o lehitimo? Abay, talaga naman kami diskumpiyado. Ang lagay pala, no return, no exchange. Bakit pa? Hindi nyo mapaalis-alis ang mga bibiyahe. Ayaw nyo rin ibalik ang kanilang
napiperhwisyo. Ano ang balak ninyo? Ipunin ang mga napiperhwisyo, pati perder, ayaw nyo ibalik. Ay, huwag na kayo magpausot, baka mapasama ang pangalan ninyo kay San Pedro. Hari nawa. Talaban ka naman ng hiya! Hoy! Gising! Hello? Pwede kung wala kang magawa sa buhay mo, huwag mo akong tatawagan, ha? Alam mo ba kung ano oras na, ha? May kasabihan ng mga matatanda na sa pagitan ng mga oras na yon, alas 12 na umaga hanggang alas 3 na madaling araw, yun daw yung oras na pinakamalakas sa mga kaluluwa sa paligid. Huwag mo akong papatayan ang telepono. Lahat ng umagay niya sa akin napapahamak. Ang tawag ng mga matatanda dito, ora de peligro. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ka na magiging salbit mo ka na. At hindi ka na makakabalik sa katawan lupa mo. Akin ka na. Pagpatak ng alas tres, hindi na natin siya makikita. Andito ako! Tulungan ako! Andito ako! Oras na lamang ang binibilang. Mailigtas pa kaya ng tropa ang kanilang kaibigan? Katukat, Miyerkules ng gabi, alas 8:30, Guam. Pag-ibig na wagas. Mike, ito sa ilang. Paano magtitibahin? Hanggang suot mo yan, kasal ka sa akin. Kung ang mga pagsubok nito'y... May alam mo, magiging immigrant na siya. Ah, talaga? Ay, naku. Ah, hindi ho. Magbabakasyon lang ho ako. Kaya pa nga niyang umalis eh. Tsaka, faithful to. Ha? Sige, sige. Diyan ka ka, Agnes. Huwag mo ka maintindihin. Abot hanggang langit. Huwag mo akong kakalimutin, babe. I'm working hard for us. At tawagan mo, huwagan mo ako, ha? Akala ko ba gusto mo mag-promote? Ano? Mahal. Mahal na mahal kita. Jenny, gamitin mo itong opportunity na to para ma-achieve mo lahat ng plano mo. Pag ikaw ang kausap ko, alam ko tama ang desisyon ko eh. Bakit ka ganyan? Pero pag naririnig ko ng iyak ni Agnes, pag nababasa ko ng mga sulat niya, parang mali eh. Parang ayaw mo na akong makita. Babes, hindi ko pag-ayaw magpakasal. Sana maulit muli. Daya sa longga. Wala ako sa mga pangako mo. Aga mulak. Binigay ko rin sa'yo lahat ng karapatan. Pero hindi ang karapatan na tapakan ako. Ang ina nga naman, kapag ang anak ay dumaranas ng sakit, hinihiling niya sa itaas na sanay siya na lang ang umako ng paghihirap ng anak. Ganitong-ganito ang nararamdaman ni Aling Marcelina sa 5 taong gulang na anak niyang si Razette. Mausisa at masayahing bata si Razette, sabik sa kalaro. Minsan nga lang, iba ang nais laruin sa kanya ng kapwa-bata. Nagsimula ang lahat sa isang malaholing bukol sa ilong nang isinilang siya ng ina. Pati yung tenga niya, meron ding buta. Sira po yung kanyang tenga. Ipinaglilihi pa lang siya ng ina nang mamatay sa aksidente ang kanyang ama. Dahil walang ibang matakbuhan, napilitang mamasukang katulong si Aling Marcelina kahit na nagdadalang tao. Pagka lagi akong pagod, minsan nalilipasan din ako ng pagkain. Minsan eh, kape na lang po. Gawa na marami rin akong ginagawa eh. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit nagkaroon ng diprensya si Razette. Ngayon nais niyang akuin ang paghihirap ng anak. Nananawagan po ako kung sino man po may maganda kalooban. Tulungan niyo po ang anak ko. Dahil wala po kaming ipa-opera. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang paglaki ng bukol sa ilong ni Razette. Labis nang naantala ang kanyang pagpapagamot. Tulungan po natin siyang maoperahan kaagad bago maging huli ang lahat. Para sa inyong mga tulong at donasyon, tumawag sa Bantay Bata Hotline 163.
Ang tao't maging karamihan sa mga hayop ay kanilang mga kamay ang ginagamit sa pagdampot at pagbubuhat at hindi naman ang kanyang bibig sa pagkain. Subalit kakaiba po ang hayop na ito. Imbis na kamay, imbis na bibig, ilong ang kanyang ginagamit sa pagdampot, pagbubuhat at maging sa kanyang pagkain. Tunghayin po natin kung anong klaseng hayop ito. Ito po ay ang elepante. Ang trompa nito ay dilibat extension ng kanilang ilong at puso. Sa pamamagitan ng kanilang mahabang ilong, napapakinabangan ng mga elepante ito sa pagbubuhat ng mga troso. Ang kanilang trompa ay nagsisilbing rin na tubong hose para humitit ng tubig sa paniligo nila at para isagumpit sa iba't ibang kadahilanan. Ginagamit din ng mga elepante ang kanilang mahabang ilong sa pagkuha ng kanilang mga kakainin. Subalit alam ba niyong merong palang taong parang elepante? Ilong at hindi bibig ang ginagamit sa pagkain. Siya ho ay si Lun Suna ng France. Ilong ang kanyang ginagamit sa pagkain ng spaghetti. Hanggang sa muli po, Sir Nebaron. Always remember, kung walang knowledge, walang power. Bye-bye! At bukas, tampok ang aming expose kaugnay po sa isang traffic police na may kakaibang negosyo. Bukas, alamin kung anong kanyang negosyo sa programang Hitik sa Aksyon. Ito ang Hoy Gising!